Amen. I will live to love you, Lord. Mahal mo tayo ngayon ba yun? Tayo po ay mabubuhay, nabubuhay para mahalin natin ang ating Panginoon at talagang pasalamatan siya sa buhay na binigay niya po sa atin. Natunay nga pong sa kanya naman talaga nanggaling ang buhay na ito. Amen? Sabi po sa inyong katabi, mabubuhay pa tayo para luwalhatiin ang Diyos. Amen? Diba? Sino po ito yung gusto kong mabuhay? Amen! Yes, mabuhay po tayo at talagang patuloy po natin, hindi lamang po damhin ang kabutihan ng Diyos, kundi ipadamatin po natin ang kabutihan ng Diyos dahil marami pa rin po mga tao na hindi nakakaranas noon. At mapalad po tayo, diba? Mapalad po tayo na kahit na minsan, eto may mga problema pinagdadaanan, minsan na nahihirapan tayo, pero alam po natin, nandiyan ang ating Diyos at talagang hindi niya tayo pinababayaan. Sabi nga ni Kuya Henner kanina, diba? Pagtuyot na yun nasa paligid, pero talagang tayo po ay alam po natin na meron tayong Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Hindi naman sabing perfecto ang buhay natin, pero katulad nga ng anong mensahe sa atin sa pamagitan po ng ating exhortation sa tithes and offering natin na mabuhay po tayo ng may kabanalan at ang kabanalan po na yun, hindi rin po atin. Yun po ay kabanalan ng ating Diyos at siya po nagtuturo talaga sa atin na mabuhay ng may kabanalan. Amen? Amen. So ngayon po, welcome po muna natin ang ating po mga first-timers. Yan. Invited po ni Ami Gaspig. Welcome po natin si Miss Jessa Sembrano. Ayan. At saka si, sorry sa'yo, si Jessa. At saka si Arlene Alegre. Ayan. Welcome, Jessa, Arlene. At ganun din, i-welcome din po natin, yan, si Carl LaGuardia. Yan, invited po ni, ayan. Yan, praise God, galing po sa Rosario Cavite, from Rosario Cavite. Yan, okay, welcome. At from Shepherd's Gospel Church. Yan. At nawa, sa atin pong panambahan ay patuloy na talagang maramdaman ninyo, yan, Carl at saka si Jessa at saka si Arlene. Alam ko na may magandang plano si Lord sa buhay ninyo at nawa talagang sa araw na ito ay maramdaman po ninyo ang mensahe ng Diyos. Kaya palakpakan po natin ang sa ating Panginoon. Sabi po sa inyong katabi, nandito si Lord. Salamat at nandito si Lord. Amen? Siya po nagpapalakas sa atin kanina po umaga. Ewan po ngayon kung meron din po kasi kanina po umaga. Feel na feel yung kabigatan. Marami po ang mga masasamang pakiramdam. Yan. At talagang hindi lang po physically. Meron po talagang mga struggles ang bawat isa. Pero alam niyo po ang nakakatuwa. Kahit na ganun ang ating naramdaman, di ba? The reason why we came here is to worship our God. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos para purihin at talagang sambahin ang ating Panginoon. Kaya kahit ano po'y naramdaman natin, di ba? Andito po tayo para purihin at sambahin ang ating Panginoon. At dahil ginawa po natin yun, nakita po ng Diyos ang puso natin, kaya sa oras na ito, patuloy po magpapahayag ang ating Panginoon. Handa na po ba kayo sa mga kapahayagan pang ibibigay sa atin ng ating Diyos? Kanina po sa atin po mga awitin, talagang aramdam po natin, di ba? Yung kalakasan ng ating Panginoon, kung atin lang po imemeditate yung mga inawit po natin, talagang dun pa lang ma-strengthen na po tayo. At naniniwala po ako na patuloy nga na binibigay sa atin ng Diyos ang kanyang kalakasan. Kanina po sa atin pong prayer assembly po natin, gusto ko lang po i-share yung isa sa mga visions na ipinakita po sa akin ng ating Panginoon na pwede pong dito po sa mensahe natin sa oras na ito ay mas parang ma-prepare yung heart po natin. Ganito po yung meron pong isang vision na ipinakita. It's about net, yung pong isang lambat, malaking lambat na ang dami-daming isda, yan, malalaking isda, na magagandang isda, kaya lang may mapapansin po tayo na mayroong butas yung net na yon. Actually, itong vision na ito ay hindi lamang kahapon ipinakita, kundi itong mga nakaraan din po mga prayer assembly natin ay meron din pong ganoon na ipinakita. So, pinaalala ulit ito sa atin kahapon ng ating Panginoon na maraming pagpapala, marami talagang gustong ipakita sa atin ng ating Panginoon, kaya lang, minsan,
yung pong ating lalagyan, yung buhay po natin, tayo po yung net na yon, tayo po ay minsan nasasayang yung pong mga blessings at mga binibigay sa atin ng ating Panginoon kasi may butas, may sira yung ating pong net. Now, brothers and sisters, let's evaluate our lives right now. Kumbaga, sa pamagitan po ng mensaheng ito na ating pong mapapakinggan, nawa ay talagang turuan tayo ng Diyos na yung pong mga binibigay niya sa atin. Alam niyo po, yung mga kapahayagan na binibigay niya sa atin, ito po'y treasure, kayamanan natin na dapat po nating ingatan at dapat nating antayin, abangan natin yung mga gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kasi ito pong mga salitang ito, yung pong mga revelations na binibigay sa atin ng Diyos ay talagang totoo at meron po talaga siyang ginagawa. Kanatapos lamang po natin ang ating one month daily prayer, araw-araw po meron po tayong prayer gatherings na ginagawa doon po sa bagong building natin. At alam niyo po, kung nandun po kayo at nakakasama po namin kayo sa panalangin, makikita po niyo kung paano talaga mag-level up din yung pong ginagawa ng Diyos sa atin. Tama po yung sabi ni Sister Lisa kanina. Actually, kanina po, na-share ko po yung kaninang umaga doon po sa prayer meeting natin. Meron po tayong prayer meeting every Sunday. Kasi kanina po, sa devotion ko, parang in-evaluate ko yung sarili ko. Tapos, ang tanong ko na alam ko galing kay Lord din po yung tanong na yun, na itanong din sa inyo. Simula, yung sabi nga ni Sister Lina kanya, di ba, simulang matanggap natin yung word na level up, kumusta ka na ngayon, kapatid? Nag-level up ba? Meron bang nag-level up sa atin? Yan. Meron bang, masasabi mo ba na simula na na-receive natin yung message about level up? Kung titingnan natin ngayon, kung titingnan ka ngayon ng ating Panginoon at titingnan mo ang sarili mo, meron bang nag-level up sa'yo? Sa pamilya mo, ikaw as a mother, as a father, diba? Bilang anak, bilang estudyante, bilang manggagawa, yan sa pamilya, hilang mo sa church. Although kasama po ang church, no? Sa church naman, sa ministry mo, sa mga cell leaders, sa cell group mo, sa mga cell leaders, bilang leader, di ba? Sa mga members, bilang member, ano yung masabi natin, nag-level up ako dito sa ganito. Yan. Dati, di ako umaattend. Dati, once a year lang ako umaattend. Ngayon, once a month na. Yeah, ganun. Dati, nagsa-cell group kami ng ganito. Ngayon, medyo, malimit na. Yeah, malimit na ako umaaten. Dati, hindi. Yeah, nagkaroon ako ng desire ngayon. Yeah. Sa ministry naman, dati, lagi akong late. Ngayon, maaga na ako. Level up. Yeah, pwede ganun, di ba? Yeah. Sa family naman, kung ikaw ay nanay, di ba? Ano yung masasabi mong nabago? For good, ha? Yung parang maging better na nanay ka na hindi mo dati ginagawa. Pero dahil level up tayo ngayon, yan, bilang tatay, bilang father ng pamilya, o sa ano mga ginagawa natin, trabaho man o sa school, masabi ba natin na nag-level up tayo? Yan. Ano lang po yun? Parang evaluation. Kasi August na po ngayon, na-receive natin yung message na yun, May. So medyo konti pala. Pero dapat wag nating pabayaan na sirain ng kaaway. Kasi ang prayer mo po, yung mga mensahe ni Lord sa atin, matalagang madaanan natin. Kumbaga, mangyari talaga sa atin. Huwag siyang lumipas ang panahon na parang nasabi lang, nakita lang, tapos walang nangyari. Alam niyo po, yung sa panalangin natin, every time na nag-gather tayo, totoo po, di ba, sabi, if there are two or three gathered in His name, there He is in our midst. At dahil nandun ang ating Panginoon, tiyak meron siyang ginagawa. Marami pong kapahayagan. Ngayon ang tanong, dun sa mga kapahayagan ba ng Diyos, ano yung nagiging respond natin? At ano ang nangyayari dun sa pag-respond natin sa ating Panginoon? Minsan po, nagiging problema natin ay yung paano natin tingnan ang mga mensaheng ito ng ating Panginoon. At gusto ko po sa oras na ito, tingnan natin ang buhay natin o yung mga pangyayari sa buhay natin sa pamagitan po ng pagtingin ng ating Panginoon. Kasi yun po ang kadalasan nangyayari sa atin. Nagpapakita si Lord, nagpapahayag si Lord, pero hindi natin maintindihan. Hindi natin makita kung ano talagang gustong ipakita at gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. At maging sa sitwasyon mo ngayon, kapatid, kanina po,
Ang kaninang umaga, kasi mas marami po kaninang umaga, kaya parang mas feel yung ano eh, yung burden. Yan, sabi nga ni Sister Lisa kanina, parang ang dami-daming merong mga bit-bit na ano, na mga burdens. Ngayon, dahil kumanti lang po tayo, meron pa rin. Amen? Meron ho ba na merong bit-bit sa atin na kabigatan? Masabi natin na, isa pong tanong, tanong ko din po kaninang umaga, sino po sa atin dito, yung masasabi niya talagang satisfied na siya sa buhay niya. Na parang, okay na ako. Yan. Tama na to. Okay na. Meron ho ba? Na sasabihin mo na, okay na ako. Lord, thank you Lord. Okay na ako. Meron ba? O sino naman? O, kung wala, ito. Sino sa atin dito, yung sasabihin talaga niya sa ating Panginoon na, Lord, alam ko marami ka pang ibibigay. Hindi pa ako ayos. Diba kanina? In your presence, we are undone. Ibig sabihin, kulang pa Lord, marami pa na dapat ayusin sa buhay ko. Meron ho ba? Na masasabi natin, marami pang aayusin si Lord sa buhay natin. Amen? Amen. So ngayon, ano ho ang tingin ng Diyos doon? Yan. So yung message ko natin ngayon, seeing our life through God's perspective. Tingnan po natin ngayon, gusto po natin makita yung buhay natin doon sa tingin ng Diyos o sa pananaw niya. Kung ano po yung gusto ng Diyos na talagang ipakita po sa atin. Kasi minsan, hindi po talaga natin nakikita yung ginagawa at magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Isa pa hong tanong. Ano ang nag-uudyok sa'yo na gawin ang mga madalas mong gawin? Isip lang po kayo. What makes you do the things you're always doing? Yung lagi mong ginagawa, ano yung nag-uudyok sa'yo? Yan. Isa pa. Isip na ho kayo? Yan. Baka hindi nyo naintindihan. This is ang pangalawang tanong. Baka maintindihan nyo na. Why do I have a hard time with certain things and others are easy? Bakit parang mahirap sa akin gawin ang bagay na ito, pero bakit sa iba madali? Merong madaling gawin para sa kanila, pero sa akin parang ang hirap. Why can't I do what is right? Bakit hindi ko magawa ang tama? Meron mo bang nagtatanong ng ganyan sa inyo? Meron ba nagtatanong na hindi ko magawa yung tama? Sila nagagawa din, ako hindi. Why do I do what I do? Bakit ko ginagawa ang ginagawa ko? O pwede ding, bakit mo ini-enjoy ang mga maling bagay? Why we enjoy the wrong things? Nalangin po muna tayo. Salamat nga, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord God, sa magandang gagawin mo sa aming kalagitnaan. Nais po namin makita ang nais mo, Panginoon, na talagang ipahayag sa amin sa gabing ito. Alam po namin na meron ka magandang plano sa buhay namin. Kaya lang, Lord, minsan talagang hindi nangyayari ito. Kung ano man, Lord, ang problema, kung ano man, Lord, yung dapat namin makita para maganap ang lahat ng ito, maging bukas ang aming po mga puso sa oras na ito sa iyong kapahayagan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. O pwede din pong isa pang tanong. Why does the things that are so bad for you taste so good? Masama sa'yo, pero ang masama para sa'yo, pero gusto natin. Diba? Alam mo masama, parang ano lang yan, parang baboy lang yan. Diba? Masama. Yung mga high blood, di ba? Alam mo namang masama sa'yo ang taba. Alam mo namang masama sa'yo ang maalat. Diba? Pero bakit ine-enjoy mo siya? Parang gustong-gusto mo. Masama sa'yo ang matamis. Bawal sa'yo kasi may, kaya sa'yo diabetic ka. O sabihin natin na, yun nga, mataas ang blood sugar mo. Di ba? Pero gustong-gusto mo ang cake, gustong-gusto mo ang chocolate, ice cream, di ba? Yeah, meron ka medyo nag-iingat ka sa ano sa mga maaalat pero parang gusto mo ng bagoong, di ba? Talagang
naglalaway ka, pagka meron kang nakikita o naaamoy pala, naaamoy, para bang hinihila ka doon sa kusina, hinihila ka doon sa lugar, na talagang nandun yung mga pagkain na yun. Pero alam mo naman na, di ba, bawal sa'yo. Yan. Tapos yung ibang gustong-gusto mo yung mga bagay na gusto mo ngayon. Yan. Na alam mo naman, hindi dapat. Kumbaga, medyo masama, masama sa katawan po natin. Tinan po natin sa Romans chapter 7. Kasi din lang po tayo ang nag-struggle ng ganyan. Maging si Pablo po, struggle din po ni Pablo. Tinan po natin. Romans 7, 15 to 20. Verses 15 to 20. Nandiyan na po. Asahin ko po, no? I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. Kanina parang ano, nagkakagulul-gulul ako kasi pare-pareho eh. Pero intindihin po natin. But, ulitin ko po, for what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I, myself, who do it. But it is sin living in me. 18. I know that nothing good lives in me that is in my sinful nature. For I have desired to do what is good, but I cannot carry it. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Naintindihan mo natin? Dali kasi paulit-ulit eh. Ano lang po yan? Ang ibig lang po talaga sabihin nun yung ginagawa natin, yung hindi natin dapat gawin, yung ayaw natin gawin, tapos yung dapat natin gawin, di ba? Yung gusto natin gawin, hindi natin nagagawa. Yung mga hindi natin dapat gawin, ay nagagawa natin. Yan. Sabi nga po dito, hindi ako ang gumagawa nun. Although si Pablo gumagawa nun, di ba? Kaya lang, yun daw sin na nabubuhay sa kanya. Yan. So ngayon, ano po ba talaga ang problema? Bakit nagagawa natin yung mga hindi natin dapat gawin? Kaya tuloy, ang nangyayari, dahil para sa akin po, isa ho yun eh, yun doon sa net, yung sa kanina pong vision na butas, di ba? Maraming blessings, maraming mga kapahayagan na ibinibigay sa atin ang Diyos. Tapos, pinahayag na sa atin, ibinigay na sa atin yun. Kaya lang, nasasayang siya. Kasi nga, butas yung atin pong sisignan. Yung mismong vessel, tayo po na pinapahayagan, tayo na binibigyan ng ating Panginoon, nasasayang siya. Kasi meron pong, merong hindi ayos sa buhay natin. Pero ano niyo po ang message ni Lord sa atin kanina ng umaga? He is the one mending our net. Yun po yung maganda doon. Ipinakita niya yung ating sitwasyon, pero sinabi din po niya sa atin, inihayag din po niya ang kanyang ginagawa ngayon. Ibig sabihin, meron siyang inaayos sa puso natin, inaayos niya yung net natin upang hindi masayang ang mga kapahayagan at ang mga pagpapala na ibinibigay niya po sa atin. Pakisabi po sa katabi mo, hindi masasayang ang pagpapala ng Diyos. Hindi ho tayo dapat pumayag, ha? Na ang para sa atin ay hindi ho natin makuha. Yun po ay bigay sa atin ng Diyos, kaya dapat makuha natin. Amen? Huwag tayong pumayag na masayang yun at makuha lamang ng ating kaaway. God's blessings is for us. Pakisabi po sa katabi mo, pagpapala ng Diyos ay para sa'yo. Pinagpala tayo. Amen? Pinagpala po tayo. So ngayon, ayusin lang po natin. And I believe ito pong mensaheng ito ay parte ng pag-aayos o mending sa atin ng ating Panginoon. Kasi meron pong something na nag-urge sa atin kung bakit nagagawa natin yung hindi natin dapat gawin. At hindi natin nagagawa yung dapat natin gawin. At ang pinaka-ugat daw ng lahat ng ito is yung tinatawag na desire system. Pakisabi po, desire system. Meron pong sistema sa buhay natin, yung pagnanasa na yan, na nandiyan. So ngayon, kailangan po maayos yan. Ang question dapat,
How do I transform my desire system? Paano natin aayusin? Paano mababago yung desire system natin? Sabi nga kanina ni Sister Lisa, di ba? Ang nagiging problema natin yung ayaw natin magpabago. Ayaw natin magpaayos kay Lord. Kasi komportable na tayo. Pwede komportable na tayo sa kalagayan natin. Nasanay na tayo na ganito, na nasanay na tayo, na nasisinungaling, nasanay na tayo na hindi tama yung ginagawa natin. Pero ngayon, nais po ng ating Panginoon, i-transform yung desire system natin. Yung mismo katauhan natin, yung pong sinasabi ni Pablo na hindi ako, kundi yung kasalanan na nabubuhay sa akin. Kapatid, pinatawad na tayo ng Diyos, amen? Tinagap na natin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. So yung kasalanan dapat hindi na tayo dapat nakokontrol ng kasalanan ito. Yung old nature natin, yung nature na yun, yung makasarili, yung gusto natin lang, yung sarili natin na nasusunod, dapat matanggal na po yan. Dapat matransform. At ito ngayon ang gusto ng Panginoon na gawin po sa atin. Matransform po tayo. Tingnan po natin. Ito po sa Psalm 37 verse 4. This is the answer. Ito po yung sagot para po matransform yung desire system natin. Ito po. Psalm 37 verse 4. Yan. 37 verse 4. Para matransform yung desire system natin. Actually, na-discuss ko na ito nung nakaraang linggo, kaya lang gusto ko talagang bigyang liin kasi napakaganda po nung revelation na ito. Kumakukuha na po talaga natin itong revelation na ito. Andiyan na po kayo, sabi po dyan, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano lang po ang dapat natin gawin para ibigay daw sa atin yung desire ng puso natin? Ano pong dapat gawin? Delight yourself in the Lord. Ano po ibig sabihin, delight yourself in the Lord? Magpakasaya tayo, di ba sabi doon? Maging masaya, bigyan natin ng kaluguran ang ating pong Panginoon. And, sabi nga doon, He will give us the desires of our heart. This means that God will give us desire. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng desire na ito. Naalala ko po nung dinis-discuss po natin yung narito ba kayo nung dinis-discuss natin yung live and feel the heartbeat of God? Naintindihan niyo ba po yun? Na in the presence of God, kaya po tayo pumapasok sa presensya ng ating Panginoon, ma-enjoy natin yung presence niya. Tama po yung sinasabi kayo ni Kuya Himer, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kumbaga, yung pong katwiran, ngayon makukuha po natin ang katwiran, ang kabanalan ng Diyos sa presence niya. So, kailangan makapasok po tayo sa presence ng ating Panginoon. At pag nakapasok po tayo sa presence ng ating Panginoon, na-enjoy natin yun pong inihanda niya sa atin. Now, darating po yung panahon na kung saan matututunan po natin ilin, ano ba sa Tagalog ilin? Yung ihilig, yan. Ihilig at damhin daw natin ang heartbeat ng Diyos. Nasaan pong heartbeat ng Diyos? Nasaan pong heartbeat? Nasaan po? Turo niyo po. Turo. Dito yung heartbeat, di ba? Ng Lord. Nandito. Yan. Okay. Paano tayo mag-lean? Paano tayo pumilig sa heartbeat ng Diyos? Sige nga, andyan. May mag-ina dito. Yan. May mag-asawa din, di ba? Magkatabi ba mag-asawa? Ah, sige. Ayan. Rose, dikit ka doon kay Hiner. Dikit ka. Buto ba iya? Sawa mo naman yan. Ayun, ayan. Tayo nga kayo. Tayo. Kanina may sampo din ako kanina umaga. Yan. Tingnan po natin, ano po ba yung sinasabi na lean. Ilin mo at damhin mo yung heartbeat ng Diyos. Ibig sabihin, doon po sa intimacy natin, di ba? Sa intimacy natin. Oh, sige po. Thank you. Ganun po. Nakahilig yung tenga ni Rose, tenga natin sa dibdib ng ating Panginoon. Ganon. Kailangan nakadikit, nakalin, di ba? Para marinig natin yung heartbeat ng Diyos. Yan. Now, ang mensahe po dito is, doon sa intimacy natin sa ating Panginoon, ang magagawa ng closeness natin sa ating pong Diyos ay yung marinig natin
heartbeat niya. Naintindihan po niyo? Marinig natin yung tibok ng puso niya. At ang sabi po dito sa binasa natin, yung desire, yung delight yourself in the Lord. Kumbaga dahil sa katuwaan natin, sa presence ng ating Panginoon, ang gagawin po natin ay wala tayong gagawin kundi ang humilig lang sa Kanya. Because we love so much our God, mahal na mahal natin ang ating Panginoon. At dahil nakahilig na tayo sa dibdib ng ating Panginoon, yung desire mo at yung desire ng Panginoon ay magiging isa. Mapapalitan yung desire mo nung desire ng Diyos. Tayo po, meron tayong desire. Pero dahil nakalin tayo, nakahilig tayo sa dibdib ng ating Panginoon, ganun tayo ka-close sa ating Panginoon. Nag-delight tayo sa Kanya. Kumbaga, nagiging masaya lang tayo sa presence sa ating Panginoon. Para ganun ho yun. Yung malugod ka, masayahan ka, masiyahan tayo sa presence ng Panginoon. At ang sabi po doon, yung desire niya, ilalagay sa puso natin. Kaya nga, sabi doon, and He will give you the desires of your heart. Kasi, yung desire mo, desire na ni Lord. At syempre, dahil gusto ni Lord yun, ibibigay na niya yun sa iyo. So, ang tanong, yung desire ba natin ngayon, yan ba yung desire ni Lord? Kasi pag hindi pa, di ba? Pag hindi yan, hindi mo yan makukuha. Pero kung desire yan ng ating Panginoon, kaya, kumbaga sa tamang panahon ng Diyos, ibibigay niya, makikita natin talaga ang katugunan niya sa ating po mga pangangailangan. Doon sa desire po natin. Amen? Yan. So ngayon po, ito po yung tatlong paraan. Ways to change your desires. Three ways to change your desires. Number one, fall in love with Jesus. Fall in love with Jesus. We desire to please those we love. Sabi nga po sa Psalm 40 verse 8, I desire to do your will, O my God. Your law is within my heart. Yung utos mo, yung salita mo ay nandito sa aking puso. Sabi naman po sa Matthew 22, 37, 38, diba? Ano po sabi doon? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. Wala po dyan. Lagay na lang po. Matthew 22, 37, 38. Doon naman po sa John 14, verses 15. If you love me, you will obey my command. Kung talagang mahal daw natin ang ating Panginoon, susundin natin ang kanya pong utos. Alam niyo po, meron pong revelation dito na pag talagang sinunod natin ang ating Panginoon, kung gusto natin na masarhan ang pintuan ng kaaway sa buhay natin, let's obey God. Sabi nga doon, if you love me, kung mahal daw natin ang ating pong Diyos, sundin natin ang kanya pong utos. Pag sinunod po natin, in obedience, if we really obey God, we will close the door to our enemies. Masasarhan ang pintuan ng ating kaaway. Ibig sabihin, sarado. Hindi siya makakapasok. Pero, pag nag-disobey tayo, binubuksan natin ang pintuan sa ating kaaway. Kapatid, baka kaya bukas, maaring merong bukas na pintuan na hindi dapat bukas, hindi will ni Lord sa atin. At maaring merong nakasara na dapat pala ibukas. Alam niyo po, nung narinig ko yun, sabi ko, baka may pintuan na bukas na hindi dapat bukas. At ang nagbukas nun ay ang enemy na dapat pala sarado. At yung nga dapat na bukas, nakasarado kasi hindi tayo makasunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung gusto natin mabuksan ang pintuan para po para ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat, let's obey God. Love God and obey Him. If you really love God, ano po sabi doon sa verse na yun? Sabi doon sa John, kung mahal natin ang Diyos, ano bang gagawin natin? Sundin natin siya. Ang tanong, ano bang gagawin naming pagsunod? Hindi namin alam. Yun naman ang problema. Maraming ganon. Di ba? Gusto kong sumunod, ano gagawin ko? Paano ko malalaman kung anong gagawin ko? Yan. So dito po, desire muna po tayo. Kasi alam niyo, pag nakuha natin yung desire ng Panginoon, makikita po natin kung ano yung papagawa. So number one po, fall in love with Jesus. Number two, put God on the first throne of your heart.
sa trono po ng ating mga puso. Diba? Ang trono, sino umuupo sa trono? Alam natin kung sino umuupo sa trono? Hari, diba? Sino ho bang hari natin? Sinasabi natin si Jesus. Pero ang tanong, saan nakaupo si Lord? Saan nakapwesto ang ating pong Panginoon? Kung titingnan po natin sa buhay natin, akala natin si Jesus ang nakaupo o si Jesus ang pinakahari, pero hindi. Madalas tayo ang nandoon sa trono, kaya hindi natin nasusunod ang ating hari. So, put God on the first row of your heart, over your marriage, over your career, over your money, higit sa lahat sa'yo. Ikaw mismo, makita ng Diyos at talagang siya yung nakaupo sa trono natin. Because we are all slaves to whatever sits in the first throne in our heart. Tayo po ang alipin kung sino po yung nakaupo sa trono ng puso natin, yun po yung nasusunod. At tayo ang alipin. Kaya lang ang problema, dahil hindi nga si Jesus ang nakaupo sa trono ng ating mga puso, tayo pa rin ang nasusunod. Huwag lang po basta sabihin natin na, Lord, ikaw po ang Lord ko. Jesus, you're my Lord. Kasi diba natabi natin, Lord Jesus, ikaw ang hari ng buhay ko, ikaw ang aking Panginoon. Kaya lang, ano ba talaga? Totoo nga ba talaga yung sinasabi natin that He is our Lord? So, ilagay daw natin. Ilagay natin siya sa puso natin at kasama ng paglalagay natin sa puso natin yung commitment na sundin ang ating hari. Napakasabi po sa katabi nyo, sundin natin ang ating hari. Sino ba ang hari? Sino po? Si Jesus. Dapat nakaupo sa trono natin. Number three, allow God to transform your perspective. Yan. Para makita daw natin yun pong, yung perspective ng ating Panginoon, yung pananaw ng ating pong Diyos, kailangan matransform muna yung ating sariling pananaw. Yung mga nakikita natin, o sabihin natin yung desire ng puso natin. Because a godly perspective is essential for godly desires. Kung talagang gusto natin magkaroon tayo ng godly desire, kailangan makita natin yung ipinapakita ng Diyos sa atin. Ang magandang example po dito si Paul. Tingnan po natin, Acts chapter 9. Mabilis po natin basahin. Yung pong transformation ni Paul. Acts chapter 9. Simulan po natin sa verse 1 hanggang 19. Sabi po ito, samantala, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga. Sa Damasco, upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Yun po si Paul. Si Saulo po muna, yung pangalan niya, at persecutor po siya ng church. Naglakbay si Saulo patungong Damasco, nang siya'y malapit sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anumat napasubsob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino mo kaya, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya, tumindig ka, pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Napilihan ang mga kasama ni Saulo, narinig nila ang tinig, ngunit wala silang nakita o wala silang makita sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat niya ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya siya inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sakali matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso ng pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga pinuno o sa punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hininang ko siya
upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay, at ipinato ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pupunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa kanyang mga mata, mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabautismo, kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. So ito po yung transformation na nangyari kay Paul. Na kung saan, dati siyang persecutor ng church, pero dahil na-encounter niya ang atin pong Panginoon, nagkaroon siya ng bagong pananaw. So dito po, nabago siya. Yan. In order for us to change the right things, we must see the right things. Kailangan daw makita natin ang mga tamang bagay. At kailangan mabago yung perspective natin. At yun po yung nangyari kay Saul. Naging Pablo po siya nung siya'y nag-respond doon sa pagtawag ng atin pong Diyos sa kanya. Na kung saan namulat siya sa katotohanan na yung pinapersecute niyang church, yung pinapersecute niyang mga Kristiyano noong unang panahon, ay ang mga tunay na nagmamahal at nananampalataya sa Diyos. At doon po sa encounter niya, nakita niya na yung pinapersecute niya ay yung totoong Diyos. Yung pong mga tao na pinipersecute niya, ayun yung mga tao na talagang naglilingkod. Kasi akala niya, siya yung naglilingkod eh. Akala niya tama, di ba? Yung ginagawa niya. Kung titignan po natin, ang yabang-yabang niya, nung time na yun, na talagang daladala ang sulat. Tama? May sulat siya na dadakpin niya ang lahat ng mga Kristiyano. At talagang huhulihin, at talagang ipapakulong. Kasi nga, ayaw nila nung mga ginagawa nung unang Kristiyano. Pero, nung nagkaroon siya ng encounter with Jesus, nagkaroon siya ng bagong pananaw. Now, brothers and sisters, napakahalaga na magkaroon tayo ng bagong pananaw. Lalo-lalo na po, maging positibo tayo dun sa mga ipinapakita o pinapahayag sa atin ng ating Panginoon. Because a positive perspective is the greatest asset that anyone can possess. Ang isa pong positibong pananaw sa buhay, sa nangyayari po sa atin, kahit na ano po yung mga, sabihin natin na mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Kanina po may kausap ako na isang kapatid na parang hindi maganda yung nangyayari, pero huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi, sa mga nangyayari po sa buhay natin ngayon, piliin natin na maniwala at manampalataya pa rin sa ating buhay na Diyos. Amen? Ang pagtitiwala po sa atin pong Diyos ay pagpili din. Piliin po natin na kahit na ganito, may sakit ka, nahihirapan ka physically, nahihirapan ka emotionally, nahihirapan tayo financially, di ba? Ang tingnan mo ngayon ay yung positive perspective, yung magandang ginagawa ng Diyos. Kasi sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan na meron tayo ngayon, naniniwala ba kayo na may ginagawa si Lord? Pakisabi nga sa katabi mo, may ginagawa si Lord. May ginagawa po siya. At yun po yung dapat nating tingnan. Amen? Yun yung dapat nating tingnan. Yung mga pangitain natin, sabi ko nga kanina, ang dami niyang mga revelations, ang dami mga visions na ipinakita sa atin. Pwede yung ilan doon ay parang kabaligtaran ang nangyayari sa atin ngayon. Diba? Pwedeng kabaligtaran. Pero kapatid, hindi yan ang mensahe ng Diyos sa atin. Ang mensahe ng Diyos sa atin, may maganda siyang plano sa buhay natin at maging sa church. Ang kailangan lamang ay maniwala tayo, manampalataya tayo. Kanina pong umaga ang nag-exhort sa prayer meeting natin about faith. Sabi niya, ang mga disciples ay lack of faith, kaya hindi nila nakita yung himala kasi lack of faith, because of lack of faith. Hindi sila niwala. Nung si Jesus ay gumawa ng himala doon po sa bayan niya, pinaka-konting himala na nagawa ng Panginoon ay yung mismong bayan niya. Bakit? Because of lack of faith.
Yan. So, ang problema, lack of faith. At alam naman po natin kung paano titibay ang pananampalataya natin. Sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. Titibay ho ang pananampalataya natin pag naririnig natin ang tinig, naririnig natin ang salita ng Diyos. Ng kapatid, doon sa mga pangitain at mga kapahayagan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, dapat tumitibay po yung pananampalataya natin. Huwag natin paniwalaan yung nakikita natin sa ngayon. Hindi sa nakikita, di ba? Sabi nga, hindi doon sa nakikita natin, hindi sa nararamdaman natin. Ang pananampalataya ito'y assurance na binigay sa atin ng ating Panginoon na maniwala ka sa isang bagay na hindi pa nakikita. So, let's trust God na darating yung panahon na makikita natin yung katuparan ng mga pangako niya. Amen? Naniniwala ba kayo pagpapalain tayo ng Diyos? Yun ho ang paniwalaan natin at yun ho yung tingnan natin. Magkaroon tayo ng positive perspective sa buhay po natin. Hindi ho, huwag natin tingnan yung ginagawa ng enemy sa buhay natin ngayon. At ang Panginoon ay patuloy nga nagtuturo talaga tayo. Yan. We all become slaves to our perspective. Piliin daw natin ang tama. Choose the right one. Piliin natin na tingnan yung ipinapakita ng Diyos at hindi yung ipinapakita ng kaaway. Naintindihan po ba niyo? Merong ipinapakita ang kaaway sa atin ngayon, yung kalagayan mo. Amen? Pero maniwala ka sa ipinapakita ng Diyos sa atin ngayon. At yun po yung paniwalaan po natin. Katulad po, nung nangyari kay Saulo dito, ano pong sabi nang siya ipinag-pray? Anong nangyari? Para daw merong ano, di ba nagulag siya for 3 days? Anong nangyari doon? Nung pinag-pray siya ni Ananias, meron daw nakulog na parang kaliskis sa kanyang mata. Katarata. May katarata na pala nung una. No? Yun na pala yun. Yun. Di ba? Parang kaliskis yung katarata. So alam niyo po, maraming may katarata sa atin. Spiritual katarata. Mga nakatabing sa mga mata natin. Kaya hindi natin nakikita yung magandang ipinapakita ng Diyos kasi merong mga kaliskis sa ating mga mata. Mga spiritual na kaliskis. At sa oras na ito, kapatid, gusto ng Diyos tanggalin ang mga spiritual katarak na yan. At gusto po niya na maging malinaw sa atin yung ipinapakita at ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon. Kasi pag mayroong vision, di ba sabi nga doon sa Proverbs 29:18, without vision, people perish. Sa ibang version po, people become wild. Without vision, kung walang pangitain, ang mga tao daw ay nagiging wild, nagkakanya-kanya sila ng ginagawa. Dahil hindi nila alam kung anong kailang gagawin. Kapatid, sa panahon ito, tayo po ay pinapahayagan ng ating Panginoon. Meron po siyang sinasabi sa bawat niya sa atin at maganda ang plano niya sa iyo, kapatid. Kung ano man ang kalagayan mo ngayon, nais ng Diyos baguhin yan. Kailangan po matransform muna yung atin pong paningin, yung perspective natin. At hayaan po natin na ang makita natin ay yun pong ipinapakita ngayon ng Diyos sa atin. At yung net na ipinakita po kanina, kahapon sa atin, kahapon pala, kasi meron po nag-confirm, yun nga pala, kahapon pala yun, may nag-confirm din, alam niyo po, merong isang kabataan na nag-confirm noon, na meron talagang magandang ginagawa si Lord sa atin. Nakaka-bless po kasi yung kabataan na yun, umattend ho ng prayer assembly kahapon, at sabi nga niya, through text na lang yung message kasi kumali siya. Sabi niya, Pastora, pasensya na po, may pasok pa ako. Yan. Pero nandun po ako, nakarating po siya nung nagsisimula, at sabi nga niya, nakita ko rin ho yung langba. Sabi niya gano'n. Gano'n pala yun, talaga pala may nakikita. Isang kabataan na talagang gusto talaga na mag-soak sa presence ng ating Panginoon. At doon mismo, kahapon, nakita din po niya yun. Meron talagang magandang gagawin si Lord. Kaya lang, maraming mga taong bigatan. Meron po sa church, parang sabi niya, ilan sa atin, kasi syempre bata pa eh, ilan po sa atin, sabi niya ganon, na talagang hirap na hirap sa mga struggles nila, kaya hindi nila matanggap yung blessing na yun. At parang sira nga yung lambat.
Pero hindi po, inaayos tayo ngayon ng Diyos. Inaayos tayo ngayon. At ang sino mong magpaayos sa ating Panginoon, makikita po natin, makita talaga natin yung magandang plano. At hindi lang po makikita sa vision, ha? Hindi lang makikita sa kapahayagan, kundi dadalhin tayo doon. Mangyayari po sa atin yun. Ang tanong, are you ready for that? Handa ka na ba na talagang pagpalain ng ating Panginoon? Ang tanong, handa ba ang net mo? Yan, handa ka ba? Kasi pag dumating yun at butas ang net natin, masasayang, kapatid. Masasayang. Masasayang yung mga opportunities na ibibigay sa atin ng Diyos. Para hindi masayang, ano po dapat natin gawin? Magpaayos tayo sa Diyos. At sa oras na ito, yun po yung ating gagawin. Paayos po tayo, paayos natin ang puso natin, amen? Para pag ipinakita sa atin ng Diyos, yung mga dapat natin gawin, kasi di ba dito sa kay Paul, kung babasahin niyo po, may specific instructions na binibigay ang Diyos. Tama? At mangyayari po sa atin yun. May specific instructions. God will give us wisdom. Kung may problema ka ngayon, kapatid, kung makikinig tayo sa ating Panginoon, meron pong wisdom na ibibigay sa atin ang ating Diyos. At kung handa ang vessel, handa tayo, magpuklo lang po yun. Makikita mo, magiging mas madali sa atin ngayon ang i-handle ang mga problema, pagsubok na pinagdadaanan natin. Ready na ho ba kayo, mga kapatid? Sasagot ni Lord. Diba sabi nga doon, Psalm 37, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Excited. Dapat maging excited po tayo doon. Kasi pag nakuha natin ang puso ng ating Panginoon, tiyak, lahat ng naisin natin, ibibigay. Makikita po natin na nagkakaroon ng katuparan. At ikaw, kapatid, ay inihahanda ngayon ng ating Diyos. Amen? Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat. Doon po sa inawit nating huli, sabi nga doon, when I look into you, pwede yung kanta kanina, andyan, sige, okay lang po, okay, nakatayo dahil kasi kakantahin po natin yan. Di ba sabi nga dyan, when I look into your holiness, ito po mata natin ha, mata ho ang ating, gusto po natin makita natin, kasi nga, we want to see our life, doon po sa paano tayo tingnan ng ating pong Diyos. Imulat natin ang ating mga mata sa kabanalan ng Diyos. Sabi nga doon, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me, ito po yung mga nasa paligid po natin, mga pagsubok, mga kabigatan, mga tao na talagang feeling mo, talagang binabagsak ka, humihila ka pa, pababa. These are the, kumbaga yung sa paligid po natin. Pag ito daw po mga bagay sa paligid natin, at tayo po ay napadikit sa ating Panginoon, yun po liwanag niya. Ang makikita, all things that surrounds me becomes shadow in the light of you. Ibig sabihin, nasa likuran na lang tayo nung liwanag o nung mga bagay na yun, nung liwanag ng ating Panginoon. At po yung kagalakan, when I found the joy of reaching your heart, yung pong iba yung meaning, there's joy, dapat masaya tayo na marinig natin ang tibok ng puso ng ating Panginoon. At ito po, when my will becomes enthroned in your love. Yung kalooban natin, yung desire mo ngayong kapatid, hayaan mo na ito ay maging mapaluhog doon sa kalooban ng ating Panginoon. Doon po sa puso ng ating pong Diyos. Upang sa gayon, ang kalooban niya ang maramdaman po natin. Yung desire natin, yung desire ni Lord ang magiging desire po natin. Magkaroon po tayo ng kagalakan sa paglapit nating kay Lord. Yun po yung delight yourself in the Lord. Magkaroon tayo ng kagalakan sa paglapit natin sa ating Diyos. Maging excited ka lagi sa paglapit sa ating Panginoon. Namumasdan mo, makita mo ang kanyang kabanalan, ang kanyang kabuhayan. Dahil may ginagawa ang Diyos every time na tayo po'y nakikipag-meeting sa Kanya. Awitin po natin ito. At habang inaawit natin, maging panalangin po ito ng ating po mga puso.
Naguguluhan ka, kapatid. Meron kang desisyon na dapat na gawin. Salamat Panginoon at ginawa mo kami karapat dapat na mag-partake ngayon ng aming
nga Panginoon sa oras na ito, sa patuloy na pagkilos mo sa aming kalitaan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat at patuloy po namin naramdaman ito. Sa lahat ng mga nangyayari po sa amin, patuloy na kinaangkin ang kalayaan sa lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Ito man ay sakit at karamdaman, ito man ay problema sa pinansyal, problema sa spiritual, sa emosyonal, at sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Salamat, Panginoon, din lang po namin doon sa puso ng Kalbaryo. Pinalaya mo na kaming lahat. Thank you, Lord. Ito ang araw tinanggap ko sa pangit, ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon ng gabi siya ay pagkaanang dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpirapiro sa ito at sinabi, ito ang aking katawan inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayun din ang mga matapos magkakunan hinawakan niya ang sarong sinabi. Ang sarong ito ang bangong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Itong iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Gawin po na. Patuloy, Panginoon, na dumudulog kami sa inyo sa oras na ito at nagpapasalamat sa lahat ng gagawin mo sa aming mga buhay. Umuwi kami, taglay-taglay ang iyong kapayapaan, taglay-taglay ang iyong kagalingan, taglay-taglay namin, O Diyos, ang pagalakan sa aming mga puso. Dahil ngayon, Panginoon, binago mo na ang aming mga paranaw. Yung higit mo, Panginoon, sa buhay namin, yun, O Diyos, ang aming tinitignan ngayon. Maganda ang plano at ang nais mo para sa bawat yan sa amin. Kaya umuwi kami, Lord God, na may bagong paranaw sa aming puso ng buhay, sa aming pamilya, at maging sa ministeryo na pinagkatiwa na mo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat ng ginawa mo. Patuloy mo kami pagsubayan, inatas ang lahat, Panginoon, na dalalang ngayon, lalo na po sa aming mga puso at espiritu, na kung sana makapahayagan mo, ay patuloy na magyayamanin at magaganap ang kalooban mo sa aming mga buhay. Patuloy mo kami palutan na iyong makapangyarihang dugo at inaangkin namin patuloy ang tagumpay laban sa lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Sa'yo ang lahat ng pag-uri, sa'yo ang lahat ng doon po ay alas 6 hanggang alas 7 na umaga. Ngayon po, Share a Care, Bear Square Lot. Yan, meron po kayo natanggap ng mga papel. Ayan. Doon po sa mga nag-pledge, meron po kasi tayong 5 years ago, 6 years ago na po, nagkaroon po tayo ng pledge para po doon sa atin pong lote, di ba, na binibili po natin, at natapos na po yung ilan, pero syempre, meron pa rin pong hindi pa, nandyan po sa record, malalaman po ninyo kung meron nang nakatapos, kung nakatapos na tayo, o meron pa tayong balanse. This is the final result. Yung lahat po na matatanggap nyo, final result po yan. 3 times na na-check ang records. So, since 2000, kailan ba tayo nagsimula? 6 years ago. Yan, ano na ngayon? So, ilan ba? Yan. So, ilan? 2008? 2008 records. Kumbaga, simula 2008, chinek po yan. Kaya yan na po yung final, tatlong beses pong chinek nung atin pong kapatid. Kaya medyo natagalan kasi inulit po talaga 2008 na hanggang ngayon po, chinek po niya yan. So kung meron po kayong tanong, yan, pakilapit lang po kay Ate Aileen. At kung meron po mga sabihin natin na diferensya sa record po ninyo kasi iba talaga nagre-record, sigurado po naman na napalagay yan doon sa building fund o doon sa building pledge. Na hindi naman po napunta yan sa kung saan, kundi doon pa rin po sa pondo po natin kung di building fund o doon sa pledge po natin. So, ang balance, kapag naka-enclose sa parenthesis, ibig sabihin,
sobra na ang bayad nyo. Yan. So, kung meron po kayo natanggap na ang balance ay meron naka-close parenthesis, ibig sabihin, sobra na po yun. Yan. Please coordinate with Ate Aileen if ipo-forward sa share a roof. Ayan, meron po tayong share a roof ngayon kasi ang pinag-pray po natin ngayon, by December, mabubunga na po. So kung kayo po ay napapadalaw, siguro next week atin pong at ipapakita yung pong improvement kasi last Friday, meron pong ginawang pagbuhos doon po sa, saan nga ba yun? Isang area, ha? Fourth floor ba yung binuhusan? Fourth floor na po yung binuhusan. Isa po, yun po yung ating parang balcony po yun. So meron ng flooring na fourth floor. Yan. So ang pinag-pray po natin by December, magkaroon na po siya na talagang ibubunga na po siya. Yun. So meron po tayo ulit na gagawing mga pag-flesh kung gusto po natin, yung mga nakatapos na at gusto pa rin talagang pagpalain ng ating Panginoon at matuloy-tuloy po. Actually, isang malaking blessing po sa building po natin. Tuloy-tuloy po na may gumagawa dyan. Walang araw na walang tao. Tuloy-tuloy po yun. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po yung blessing ng Panginoon sa atin para sa pagtayo ng bahay sanctuary ng ating Panginoon. At tayo lang po yan. Wala po tayong foreigner na tumutulong po sa atin para talaga mapondohan yan. Kumbaga, yung lahat ng ginagastos po natin sa building na yan, sa atin po talaga galing, sa ANJC members po. And thank you. Magpasalamat po tayo sa blessing ni Lord sa atin. Salamat po sa mga faithful fighters, faithful pledgers. Alam ninyo kung sino po kayo. God will richly bless each one of us as we, sa pagiging faithful po natin na pagbibigay, alam ko po, hindi rin mauubusan ang pagpapala ang bawat na sa atin. Tuloy-tuloy din po na pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Kaya pag-pray po natin by December, ay talaga mabubunga na po yun. Ito po, fair square roof, matawag doon, ayan. Yun, fair square roof. Ayan, 2,600. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung gaano kalaki yung roof na yun, na naka-2,600 na yan. Pero, isang, imagine nyo na po, isang square, what matawag doon? Na roof, worth 2,600. Ayan. So, ang kailangan po yata natin ay parang 200 plus. Kulang-kulang na 300. Na yan. So, kung gusto po ninyo, isa, dalawa, diba? Hanggang December naman po siya. 2,600 hanggang December. Yung last na, yung lote, worth 6,000 plus po yun. Yan. Kaya, ngayon, 2,600. So, alam ko, i-bless tayo ng Panginoon, mas magiging madali para sa atin na makalipat po tayo doon kung tuloy-tuloy po ang pagtatayo. So, God bless us all. At naniniwala po ako na talaga ipapakita pa ng Diyos ang mga kamangha-manghang bagay sa bawat niya sa atin. Amen? Yan. Kasi sabi po kayo sa katabi nyo, marami pang blessing si Lord sa atin. Okay. Sige po, tayo na po tayong lahat. Ang youth po, lahat ng kabataan, sa Saturday, meron po tayong youth service, alas 3 ng hapon. So lahat ng feeling nyo, youth pa rin po kayo, mag-join po tayo sa ating pong service, youth service, alas 3 ng hapon, sa Saturday, sa Sabado po. Meron po magaganap, nakakaiba sa ating pong youth service. Sige po, tayo na po tayong lahat. Magkamayan na po tayong lahat. And God bless us all. Dalhin po na.